Oh, ako, YouTube channel ko. Deng, 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 papa mo ako. Hindi man ako bakla. Para magkadugtong eh. Oo, para magka-rhyme nga. Para magka-rhyme. Okay, i-follow nyo po ako ha, at Kuya Chico 1067. KUYACHICO 1067. Okay? Yan. Ako naman po, Instagram ko po, Gandang Kara, YouTube Gandang Kara, Facebook DJ Kara, and Twitter at DJ Kara Official. Ay, pinanood ko yung latest vlog mo, Kara. Oo. Yung nandun ako. Ano bang ginawa mo? Yung nabudol kita. Nabudol ako ni Kara ulit eh. Anong ginawa? Pina-shopping ako eh. May sabi, challenge sabi kasi, siya yung mamimili ng damit ko. Di, sabi niya, kasi, uy, may kliyente ako. Okay. I-download mo sa phone mo yung app, tapos gagawa tayo ng advertorial keme. Okay. Siya ako naman, di ba? Kasi pag iniyaya ako ni Kara sa YouTube channel ito, natutuwa ako kasi bisikat ako. Okay. Hindi kasi, 600,000 follow, subscribers, di ba? Okay. Sisikat ako. Wow. Ngayon, sabi niya, i-download mo yung app, yung phone mo gamitin natin. Download ko yung app. Okay. So, ang challenge, bibili ako ng para sa'yo, bibili ka ng para sa akin, keme, eklat, ganyan. Okay. Eh, di nung, yung una kong bilhin yung para sa kanya, ako mimili. So, may mga add to cart. Namili ako. Okay. Ano yung bagay sa akin? Oy, nung namili ako, Brad, bayaran na. Ako pala magbabaya dahil phone ko. Oo. I-enter mo yung credit card mo. Ah, pusa. So, nung siya nabibili, mawala ng time daw. May rehearsal na kasi. Oo nga naman. Nabudol na naman ako, Brad. Siyempre, dapat minsan iintindihin mo yung wala ng wala ng time. Nabudol ako. Pero okay lang, happy naman. Masaya ka naman. Masaya ako. Naibili mo siyang damit. Masaya. At least yung nabili mo, ikaw pumili, yun yung gusto mong damit. Oo. Hindi ka magagalit, 'di ba, kung pero ako, gusto ako mo naman yung damit. Oo, ako din pumili eh. Ito tinuro para ko din. Para lang din. Kunyari lang yung siyang pipili. Okay. Nabudol nga ako. Yung nga. Ganun kasi nga. Congratulations. Marunong ka ng domestic arte sa buhay, ha? Yes. Yan. May caller tayo. Oh. 'Di ba? Oh. From Taiwan to QC, now let's go to Alabang. Alabang girl. Si Sasha. Good evening. Good morning. Ay, good morning na ba? Good morning sa iyo, Sasha. Good morning po. Gandang Kara. Sasha. Papa Jackson. Saan galing yung Sasha? Secret. Parang Jessa lang, no? Jessa to Sasha. Si Sasha. Pero yan talaga ang tawag sa iyo. Ng mga tao sa paligid. Mga friends ko po. Si Sasha. Yes po. Oh. Eh, anong pinagkakabala mo sa life? Ito po, working. Sa Makati po. Sa Makati. Opo. Anong trabaho ni Sasha? Office. Office staff po. Minsan go pa din. Staff. Sorry right na. Office staff. Sorry na. Matagal ka na sa work mo. Hindi po. June 3 nga lang ako nag-start eh. Okay, may aso ka dyan, pangalan Chocolate. Chocolate. Kasi kulay brown, no? Opo. Anong yan? Anong may breed ba? Ano yung meat? Yan na naman parang tayo. Parang breed ka. Lasa apso ba yun? Ha? Ano no? Lasa apso ba yun? Uy, kamukha ni Coco yan, tsaka ni Mash. Oo. Lasa aso? Hindi, iba yun. Lasa apso. Apso. Wow. Lasa apso. Wait lang. Ay, maliit lang yan, oh. Hindi, malaki siya. Ay, hindi yan lasa apso. Hindi yan. Oo. Mix nga po siya ng aspin, ganun. Lasa okay, aspin yan. Oo, lasa aspin. At least, hindi siya masyadong sakit, hindi ba? Huwag ka lang sumali, chocolate. Kasi nag-agree siya. Huwag mo siyang pinapakialaman sa discarte niya. Nakatingin lang siya sa akin. O, kasi naninibago siya. Parang ano ba ginagawa itong amo ko na ito this oras na madaling araw? Para itong timang. Ginaganong ka ng aso mo, hindi mo alam? Ano sabi ng aso? Para itong timang itong ano ko, amo ko. Siguro nga, feeling ko ganyan yung ginagawa niya. Naintindihan ko kaya kinakausap ko yung aso ko si Kobe. Talaga? Alam ko yan, pagka tumitig yan sa'yo, tapos biglang, di ba, yung aso, no? Hello po sa mga dog lover, kinakausap talaga nila yung aso nila. Tapos pag kinausap ko yung aso mo, nakatingin sa'yo, maya-maya, yung bigla sila magtitilt yung ulo nila, di ba? Si sa amin po pag ganyan ng nangahanap ng kamot. Ay, anuin mo, kamuti mo yung alam mo na kung saan sila kakamutin, di ba? Sa doon. Sa may bandang dibdib. Belly rub. Sa may belly rub, oo, gusto nila yan, yung mga ganyan.
O edi sweet yung aso mo. Opo, so yung ibang sabi nga po namin matulog yan. Oh, yung ibang aso, ano, yung walang care, no. Nagkaroon kaming ganyan. Si Snoopy, 'di ba? Talaga. Walang care, oo. Paano walang care? Hindi siya yung ganyang malambing. Ah, ganun. Basta walang pakialam lang sa buhay. Sariling mundo, ganun. Pag tinawag mo, ganyan, titignan ka lang, tapos unti-unti siyang i-exit the frame, ganun. May attitude. Wow. Oy, may kanya-kanya attitude yung mga aso, ha? Hindi nyo alam. Kaya, dog sinality. Oo, naiintindihan natin yung mga aso niya. At least cute yung aso mo. At saka, hindi yun sinasabi ko, hindi nga masyado yan sakitin. Basta may halong aspin. May halo yung, di ba? May halong opo. Ganyan yung... Eh, yung aspin nga po namin mas matalino kaysa dito sa may mga breed. Kanya-kanya nga kasi yan, di ba? Wala na yan sa breed. Minsan may mga matatalino talaga. Sabagay. Kaya mag-solve ng calculus. Wow! Oh, talo pa ako. Bakit may aso mo na may dalambok trigonometry? Meron scientific calculator, no? Kaya niya yung mga ganyan. Ay, nako. Eh, kumusta naman ang buhay ni Sasha in general? Ay nako, okay naman po. Gusto ko yung, ay nako. Ay nako. Ay nako, okay naman sana, kaso. Kaso nga lang po, ay ganito po kasi. Sige. Diba po, yeah. June 3 nag-start ako. Work, okay. Okay naman po sa. Tapos, eventually, parang nababother na ako dito sa nararamdaman ko. Mm-hmm. Kasi, sobra na akong pawisin. Sobrang pawisin, di pa paano pa ako. Dapat nagpunta kay Doc Clarence. Oo. O, parang malapit na po sa amin yung Doc Clarence. Anong papayo ko sa pawisin? Punasan mo lang. Ako may panyo ako lagi. Ayun na, ikahin may panyo. E di ano, netong nakaraang week lang po. Nagpaano ako, nagpa-schedule na sa derma. So, tapos, okay. Tapos, sabi niya, ay kunento ko po doon na parang naasiwa na ako sa iba kong mga ka-workmates. Kasi parang tuwing dadaan ako, parang nagaganon sila. Tapos tatanungin ko yung isa kong kasama. Uy, grabe naman. Ba ako? Parang every minute po talaga tinatanong ko, ay, minamay mo ba? Sabihin nung close ko, wala naman ako naamis. Ayun, naka ba napaparanoid ka na? Pakaso po kasi yung iba po namin kasamahan. Meron. Yun naman, doon ako nagbabother doon sa isa, doon sa iba, yung mga hindi ko close. Mm-hmm. Eh, di sila yung tanungin mo, yung nakakaamoy. Eh, hindi ko sila close. Follow ko tatanungin. Oo, bakit? Yeah, tara, ano ba kasi naamoy nyo, ganun? Oo. Kasi sobra pa, mainit kasi doon sa workstation ko, kaya siguro ganun. Tapos yun na nga po, nagpa-consulta ako. Tapos sabi niya, nung pumasok naman daw po ako dun sa clinic niya, wala naman daw po siyang naamoy sa akin. Sabi ko, ako po kasi lagi akong minaamoy sa sarili ko. Ayun naman pala, inaamoy mo naman pala eh. Ayun nga. Tapos, yun, niresetahan niya ba? Sabi niya, baka na curious ka lang or ay conscious ka lang masyado. Sabi ko, dapat naman conscious, correct. Yun nga po. Tapos yun, binigyan niya ako ng sabon, ganyan-ganyan. Solution. At least binigay lang, hindi mo na binili. Umahal ka. Yan nga po, meron akong hyper, Acidity. Hindi, hyper... Tension. Yung totoo. Nakinginig. Nakinginig kasi ako. Ay mo kasing guluhin, Brad. Hinuhulaan ko, tinutulungan ko na nga sa ganito, inaantok ako. Excessive sweating. Kanina, kasi yung may term, yung science, yung medical term. Opo, yun. Hyperbarbaridad. Hindi tayo matatapos ang ganito. Hyper. Hindi natin yung hyperhidrosis. Ay, so siya. Tama nga, no? Hyperhidrosis. Excessive sweating. Oh, kasi diba, skin. Oo. Tama, diba? Opo. Oo. Tama ba? Opo, tama po. Hydrosis, hydro. Yung parang well, hydro means wet. Water. Water. Mm-hmm. Ang gagaling natin, hindi kami sure doon, ha? Tama naman. Kunting kibot lang, sobrang pawis na nakakainis. Baka talagang active yung sweat glands mo. Kagaya ko talaga. Ito nga nandito sa booth ha, may aircon kami. So po, nakita ko nga po kanina nagpapaypay kayo. pag nagagagaslaw ako, pinapawisan ako. O, hindi naman masyado nga lata, Kuya Chico. Napaka-shining, shimmering, bitter naman ng mo, best luck mo. O, hindi, excuse me. Wow. Hindi na nga ako nakakabalik kay Doc Lawrence. May miss na nga daw nila ako. Tsaka alam mo ba, may... ako nagkwento, di ba? Meron dun si Madam.
ano ko siya, classmate ko siya ang tawag. Kasi di ba, room-room yun eh, alam nila Kara yun, tsaka ni Papa Jackson. So lagi kaming magkatabi ng room. Pag magkatabi kami ng room, naririnig yung mga kwento niya sa buhay. Kilala ko na nga siya kahit di kami nakikita. Promise, hindi pa kami nakikita, pero nakilala ko na yung buhay niya. Ay, bongga. Alam ko na nagagalit siya sa driver niya kasi, ano, patanga-tanga, gano'n. Ganyan. Tapos, nung mga nakaraan, hinahanap daw pala niya ako kasi namimiss na niya yung, naririnig niya kasi yung hilig ko eh. Ba yung minamiss kang kwento ng buhay niya? Oo, kasi natutulog ako pag nandun ako dahil very relaxing pag pumunta ka dun. Sayang naman yung kwento, Kuya Chico. Kaya, so ako na nga kasi yung magkikwento. So, kasi, okay, so, hyperhidrosis. Opo, yung ganun. So, excessive sweating, no? Sobra po talaga. Pero, di ba, hindi naman, kung meron kang excessive sweating, hindi naman dapat may kasamang amoy. Ano, siguro sa sobrang ano, ano ka ba? Kumbaga yung kategorya mo ba eh magkakasama tayo sa kategoryang ano? Siguro po yung fluffy. Sa inyo excessive sweating lang talaga. Yung sa akin parang meron na siyang kasamang ano eh foul odor. Sipon, eh. Ganun. Nakakagawa kasi ng amoy yun yung excessive sweating. Lalo na yung sa paa. Ay, naku talaga. Ay, sa paa talaga? Nakakaano na. Teka lang, tatanong mo. Tawagin mo nga si Doc, may air natin ngayon. Bakit? Wait, hindi. Gusto mo namin tulungan, huwag kang ano, susuntukin kita. Ano to, libre tong ano. Ah, okay. Doctor, susuntukin mo. Bakit mo susuntukin? Hindi kasi kagustuhan kong matulungan siya. Huwag niya akong pipigilang tulungan siya. Okay, okay, ina po. Papagalitan mo pa siya kapag umangal siya. May suntok ka. Choco lang. Yung sasa magiging pasa. So, hindi ko alam. Gising ko ba kaya itong doktor? Napakatulog na yun. Sige. Eh, hindi, hindi ko naniniwala na tulog yun. Ayun nga pala, minsan nanonood yun na live nyo. Sige, ah. Okay. Makinig ka, ha? Ayan na. Ma'am! Ay? Yun lang. Ako, hindi nagbabayad yung doktor. Anong klase kaya itong doktor na isa? Hindi na. Minsan na lang makalibre sa ano eh. Hindi nagbabayad ng telepono. Nakakatawa yung hindi nagbabayad. Sayang. Doktor pa man din siya. Nakakatawa yung hindi nagbabayad si Doc Larry. Ha? Yung tinawagan ko daw, hindi daw number. Ano kaya ito? Nanluloko pala ito si Doc eh. Bakit inere mo kasing hingi ka ng payo? Oo nga no, hindi mo naman kasi ako inenuhan. Di sana kung winarningan mo ko. Hindi na ako may bayad ako. Nag-aral ako ng ganito, tapos libre lang. Oo. Pero parang may travel siya kasi ano, nasa immigration siya kanina. Ay, di wala. Kaya naman pala. Baka may travel siya. O, di immigration ang tawagan natin. Hindi. Itry mo sa messenger niya. Yan rin yung stories niya. Parang ayaw niya. 5 hours ago. Nasa aeroplano na siya ngayon. Layo na ng pagtatalo. Wala naman eh. Chine-check ko yung stories ni Doc eh. Meron, ayan oh. Ah, kasi tatlo account niya ni, isa lang pinapalo ko eh. Merong MD, may Sentry, meron yung... Doon sa MD. Hindi ko... Nabulabog si Doc dahil lang. Tawagan natin. Para maguluhan siya. Anong klaseng telepono? Hindi naririnig. Hindi, mahina talaga yung ring ng ano, ng messenger. Baka hindi naka-speaker. Hindi, mahina talaga. Yung messenger. Pero wala. Pero lalakas na lang siya pag ano. Pag nandyan na yung kausap mo. Pag nandyan na sa harap mo, malakas talaga. Hindi, pag sinagot na. Ang hirap ko bang kausap? Oh, may natutulog din sa biyahe. Feeling ko mamumura kami lahat. Feeling ko nahaharang siya ng immigration. Gumawa ng story. Sino tatanungin natin dahil hindi dapat may tanungin tayo? Dapat si Doc. Hindi ka pwede magtanong ibang doktor. Ayaw. Veterinary yan. Wow. Ay, grabe ka. Ikaw nagsabi niya na. Natuwa ko na kayo. Nahihirapan kayo eh. Ha? Teka lang ha. Naring mo sabi niya ako eh, Chico? Nahihirapan? Ano? Veterinarian. Veterinarian. Oh, inano mo eh. Veterinarian. Veterinarian. Grabe siya. Ano, DOH kaya tawagan natin. Ang dami nang narating.
Gusto ka namin matulungan kasi. Grabe naman yan. Hindi naman tayo pwede mag-DPWH. Busy sila kagagawa ng Skyway. Di ba noong karanga may bumagsak din sa school? So, Food and Drugs Authority. O, di ba FDA, nandyan yan sa Alabang. Yes. Oo, nakikita natin yan eh. So, yung FDA, oo nga, no? RIPM na lang kayo. Ay, pang malala ng mga sakit ang mga gusto mong puntahan, RITM. Diba? O, ano yon? Research Institute for Tropical Medicine, RITM. Yes, wow. O, ha? O, ano ang DPWH? Sige nga. DPWH, Department of Personal. Public World of Highway and hindi off. Diba nakakatuwa no sa exam? Alam, maling libro akala yung nabasa mo. Sabi na sa'yo, diba akala mo tama yung sagot mo pero nagkakamali ka sa mga off and kaya nga eh, ba't diba? Ganun? Department of Public Works and Highways, hindi off highways. Apo, diba, noted. No? Oh, pag-asa. Ang haba nun. Wala akong pakialam, gawa mo ng paraan. Dali, pag-asa. Astronomical lang yung natatandaan ko dun. Philippine Astronomical Geophysical. Geophysical and? Hindi, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration. Oh. Actually, madali na yan eh. Ang mahirap yung Tagalog. Ay, so. Diba? Sober na yung Tagalog. DOH. Tagalog. Department of Health. Health? Health. Hindi, ano ba, kasi dati kasi sa Ikbulaga, may, Ikbulaga ba yun? May DOH, Department of Health. Game show yun eh. May segment silang ganun. Oo, so, diba? Pag Friday na iiba yung show natin, no? Imagine, hindi, bigla lang ako natawa. Halo-halo, ngayon imagine, tungkol sa ano na medical. Pawis, dahil sa pawis. Hindi ko matanggap. Last week pa kaya ako nagtatry kaso naabutan na ako ng pasko. Alam mo, nag-iisip na ako, ano kayo pwede ko ipayo sa kanya na huwag kang kumilos, tira ka sa loob ng freezer, pasok ka ng ref, hindi ko na alam. Tama. Oy, natry, hindi alam mo. Natry niyo ba ikaw, Kara, ikaw, Papa Jackson, natry mo bang ipasok yung ulo mo sa ref? Grabe yung ipasok yung ulo. Bakit ipasok mo? Oo, para i-check ko. Para nalamigin. Oo, di ba pa nung bata ka, ipapasok mo yung ulo. Ay, oo, ako sa freezer, ginagano ka. Sa freezer, tapos iihip ka. Pag umihip ka, refreshing. Ang ginawa ko yan. Ako din, ginagawa ko hanggang ngayon. Yung ilaw, chine-check ko. Pero ano, Sasa, di ba, no, nagpapawis yung ano mo, paa tsaka kamay. May solution sana ako, kaya lang baka bastos eh. Baka nga bastos, di wag mo na. Ihe. Ibulong mo na yung chika. Ibulong mo na ihi. Oh, yun nga, ihiihian mo. Hindi naman, eh. Kasi maalat yung ihi, di ba? So, ihiihian mo ihi. Yun, totoo ihi-an. Yun. Okay. Okay, yung paa mo, ilublub mo sa maligamgam na tubig na may asin. Bakit ihi pa kung pwede na maligamgam na tubig? Sinuro yun ng mga lola. Kasi mas effective yung ihi. Ang alam ko na ihi. Pero kung ayaw mo umihi. Alam ko yung ihi, kapag halimbawa nagdagat ka tapos nakagat ka ng ano, great white shark. Iihian mo yung great white shark. Alis! Di, pero yun muna ang try mo, Sasa. Try mo muna ihian. Huwag na, yung asin na lang. Pag hindi umipek sa asin. Nagawa ko na yun. Paano nga pawisin siya buong katawan? Teka lang, nagawa mo na yung asin? Ay, yung ihi. Oo, diba? Yung ihi mo na i-try mo. Oh, edi para hindi ka mahiya, yung pasimple lang. Total, tatayo ka lang naman eh. Di ba't yung maliligo ka, umihi ka muna. Tayo ka lang. Kunyari, itapak mo yung kamay mo. Kunyari, labas ka ng bahay nyo, tapos kunyari, ano ba yun? Ang tagal naman, pero yung pala, umiihi ka na. Hindi magbago naman maligo. Sa CR, tatatagal ganun mo lang. Hindi naman yun yung masyadong ano ko. Nakatay. Natry mo na, no? Oo. Tayo. Kasi dati. Pag kayo naman, pag nakatayo lang kami. Naman, agos lang naman yan pababa. Eh diba, paano ka ba maligo lang naman naka, ano, de cuatro? Nakaupo. Diba nakatayo ka naman talaga maligo? O hindi, inaano ko yung kamay yung paa, tapos nakaganon ako maligo. Ah, nakaupo? Paano ka maligo? Mas mahirap i-explain. Ako kasi nakatayo lang maligo. Eh dati kasi yung kamay ko talagang pawisin din. Nakatayo. Ikaw, Papa Jackson, paano ka, nakatayo ka din ba? Oo, nakaupo. Na maligo? Oo. Nakatayo, ba't ako upo? Pwede naman. Minsan kapag gusto maghilo-hilo, di ba? Mabilis ako maligo. Tsaka alam mo, may, di ba yung ginawa ko, yung shower ko. Mabilis ka talaga maligo, alam ko talaga yan. Binaklas ko yung shower ko. Binaklas ko yung shower ko, tapos... Binalik mo para lang matumagal ka maligo. Hindi, baliw. Binaklas ko yung shower ko, tapos nilagay ko yung duluan sa timba para nagtatabo ako. Ayoko ng shower. Mabilis kasi yung tabo. Ang shower kasi, ano...
So yun para, nga. Para mainit pa rin. Sabi ko sa kanya, bago siya maligo, di ba nakatayo siya, ihian niya yung kamay niya. Eh, paang nga yung mabaho eh. Ay di, aagos yun sa paa, di ba? Pag umihi ka nakatayo. May bantong parang crunch. Sa ano yung kamay? Sasahurin mong ganon? Kamay muna, and then pag tapos, nakadalos na sa kamay. Tapos na po nung ilip doon muna. Grabe. Seryoso, okay, is ano mo ng tabo, saluhin mo ng tabo. Napakakadiri mo naman. Hindi, totoo nga yung kasi noong unang panahon, ganun yun. Oh. Ang alam ko lang, diba? Saluhin mo ng tabo, sa buhos mo. Alam ko lang, pagka yung nanginginig-nginig na yung kamay, ganun, diba? Yung, ang tawag dyan? Basta yung... Pasmado. Pero wala naman scientific na explanation or ano dyan. Sabi ng mga matatanda. O yun nga, tsaka pagka yun nga, yung sa dagat nga, pagka nakagat ka ng dikya ba? Ay, maghahanap ka pa ng dikya? Uy, kagatin nyo. Pakagat. Hindi, yun daw yung, diba? Ano, yun daw yung gamot din, yung sa stain. Ang hirap yung... ang hirap gamot din, no? Hahanap ka ng dikya. Kaya nga, maghahanap ka pa ng dikya. Pakita ka ng nanay mo. Nakanong ginagawa mo dyan. Naghahanap ako ng dikya, sabi ni Kara. Pupunta ka sa may dagat, nakaganong ka pa, nakalubugan, nakaganong. Dikya, kaya nga. Grabe. At saka alam mo, nakakahawa kasi yung basang kamay. Halimbawa, may ka-holding hands ka. Ay, talaga ba? Yung ka-holding hands mo, magiging ganun na rin yung sakit niya. Oh. Magiging pasmado na rin siya. Baka may naka-holding hands ka. Wala na. Nahawa ka. Wait, taga lang ha. We diba, are not minsan? This is not scientific and medically based. Oo, sabi-sabi lang naman experience to. Experience lang to, ha? Baka maniwala sila. Oo. Sabi nga nila. Pero yung narinig ko talaga... Paano po malilesen yung burden? Yun nga ang gawin mo. Maligo ka bukas. Art of deadma, parang ganun. Anong deadma? Saan? Yung deadma na lang sila. Ay, yung mga nagsasabi. Oo. Kasi, was, you know, wait. 50% work, 50% sa kanila yung focus. Ganito. Alright. I think yung deadma mo, Sasa, is actually a good move. Hmm. But then again, you will not be addressing the problem. Hmm. You know, because there's a problem. No? Okay. May problema eh. And, yung mga taong nakapaligid and kasi ganito ano, according to your story, wala namang, no one is offending you naman eh. Napansin mo na lang because human beings, we are designed to be reactive. And they're just being reactive to what they see and what they smell. Maybe they do not have the intention to offend you. It's just that naamoy talaga nila. It's just that naamoy nila, nakita nila, and baka masyado silang careful din na lapitan ka, nahiya din sila sabihin na, uy, alam mo, Sasa, pawising ka, no? Kasi baka ma-offend ka rin nila. So, ang kanilang gagawin, magkukwentuhan na lang sila at ang masama, nakikita mo sila nag-uusap. Alam mo ka, wait lang. Alam mo ka nung pangit dito? It's the fact that you know exactly what they're talking about. They're talking about you. Okay, now, balik ang sinabi mo, deadmahin ko na lang. Pwede mo naman deadmahin, but you will not be addressing the problem. Diba, you're turning a blind eye to it and it's not okay. Alright? Okay, now, given the fact na you are now going to the doctor, nagpupunta ang doctor, siguro, as you go ahead and have your treatment, maybe it's okay, deadmahin mo na lang. Oh, yun nga. Alright? But the fact remains na kailangan may gawin ka. Otherwise, diba, it will become a lifetime concern to you. Alright? Oh, pero so, kahit pinsan, wala na akong maamoy sa sarili ko. Pero ay, ate, ano ha? Hindi natin ma-gage sa sarili natin, ha? Pag sa sarili natin, hindi natin naamoy. Immune tayo. Sarili natin yan, eh. Okay. Actually. Oh. Pero alam ko, pag nagpa-doktor ka, meron yun, eh. Ini-inject para mabawasan yung sweating. May mga ganun. Talaga ba? Meron yun. I think it's the Botox. So, punta ka, pwede ka rin, pumunta saan. Punta mo si Doc Lawrence. May ginagawa silang gano'ng injection. Alamang ka lang naman, malapit-lapit lang eh. Alam mo yan. Di, Makati nga work niya, malapit lang sa... Makati pala, si Jupiter lang naman yun eh. Yes. Tsaka pag yung mga katrabaho mo dyan, pag nagagaganyan, baho-baho, sabihin mo na lang, hay nako. Kahit nga ibang brand ng alcohol, nababawuan sila. Oh, hindi, baka hindi na ikaw yun, baka sa alcohol na. Sabihin mo na lang gano'n, hay nako. Ang bibig malapit sa ilong, gano'n. Ang galing mo dyan, Kuya Zico. Mabaon nga yan. Minsan, huwag din kayo magsasalita para wala kayong maamoy. Ganon. Pak na pak. No, pak, diba? Yes. Iba ka doon. Ay, nako. Thank you. Eksenadora ng taon ka noon. Iba na yung naging issue, no? Correct. Attitude problem. Naging attitude problem naman ang issue mo, no? Iba yun. Cornstarch pwede rin. Ayun nga, tsaka baking soda. Oo, ginawa mo na yung lahat. Kung kasi may bowl ng cornstarch, tapos yung kilikili mo, ganun mo. Or talcum powder.
talcum powder yun sa may ano yan, sa yun sa pagka nagugupit, di ba? Sa mga barbershop, talcum powder. Gusto ko yung amoy niyan. Talaga. For some reason, di ba nakalagay yan yung sa may medyo malapad na pahaba, no? Tapos yung ilalagay nila doon sa may pang brush nila, no? Tapos igagaroon sa iyo. Igagaroon sa mukha mo. Ang gusto ko yung amoy, naa-addict ako dyan. Pero anyway, yun nga. At saka, yun, nagpupunta ka naman pala sa ano eh. Punta ka kay Doc Lawrence, yun talaga yung promise. Promise. Sige. As in promise talaga. Sahod ko. Yan, oo. Tsaka malay mo, di ba, maabutan mo isa sa amin doon. Why not? Diba? Makikinig na rin ako istorya ng classmate. Correct. O, manalaman mo naman, lalo na pag naandun ako eh. Doon pa lang sa may, sa baba, sa ground floor pa lang, malaman mo na nandun ako eh. Hey. Oo. Nakabarikada kasi nandito si Kuya Chi. Ay, wow. Ang bongga. Hindi, promise. O, maririnig mo kasi maghihilik ako doon, kaya alam mo. Kaya minsan, sineseclude na nandun ako sa may, ano, yung wala akong kasamang iba. Kasi nga, alam nila pag matutulog ako. Naging sleeping quarter. Maghihilik ako, di ba? So, yun nga. Tama yan. Yes. Positive na lang. Correct. Minsan, parang ayoko nang pumasok eh. Grabe naman. Oo nga. Tsaka, ano, biglaan lang, gano'n, naging... Biglaan lang naging pawisin ka. Para. Baka nagkakakain ka lang ng maanghang. Ay nako, probin. O see, di ba? Ganun talaga eh, pagka nagkakain ka ng maanghang. Yun na nga, iniiwasan ko na. Nagiging pawisin. Oo, kaya pala nawala yung puno namin, yung halaman namin ng ano, sili, no? Ikaw pala may kagagawan. Grabe siya. Dati meron kaming ganun, may tanim kaming sili, kalamansi, kamatis. Sarap. Wow. Meron kami ampalaya, yung gumagapang-gapang doon. For some reason, di namin alam ba't namin naisipan magtanim ng ano, magpa-bunga ng ano, ng ubas. Hindi kami nag-succeed. Malamig parang dapat ang ubas. Nagbunga siya ng konti, pero wala. Tapos matutuyo. Maasim pag mainit ang panahon ng ubas. Malamig pag matamis pag malamig. Ang galing lang, gumapang talaga siya. Alam mo yun, ang galing. Ang bilis pati. Oo, gubat kami sa amin dati. Meron kaming dalawang puno ng langka, meron kaming puno ng chesa, may isang Indian mango dun sa likod. Chesa. Alam mo, dyan lumino mata ko. Saan? Chesa. Chesa. Maraming may ayaw niya, pero masarap naman eh, madagta. Kulay ano yan, kulay as in bright yellow. Never pa ako nakatikim niyan. Chesa. Pero masarap. Parang ako makain ng logo ng Nikon na camera. Ha? Maligas-gas naman yun. Ganon. Chesa. Medyo, yung iba ayaw niyan. Chesa. Masarap yan sa asukal, complimentary. O, hindi matamis na yun. Hindi, mas masarap pag may asukal. Ayun. O kaya gatas. Hindi ko naranasan. Yun, meron kaming ano, puno ng makopa puti. Makopang puti. Makopang puti. Medyo matabang yan. Okay. Yung pink, yung ano, yung matamis. Matabang nga, in fairness. Yun, langka. Namimiss ko na yun, langka. Gusto mo rin langka, di ba? Oo, langka. Malamig sa tiyanan langka, sanayan yan. O, pag hindi ka nga daw sanay, sisikmurahin ka. Malamig sa dapat konti lang. Hindi naman, sanayin lang. Parang pagkain ng tahong. Actually, yung raw tahong, although I don't eat it na, pero nung kumakain pa ako, sanayin yan. Yung dating luto ng tahong na, yung sabaw lang, yung sa ano ba ang tawag doon? Basta, yung simple lang, sa sabaw mo lang may... Halaya. Halaya. Hindi, parang ganyan, no? Tapos, ano lang, luya, ganyan. Kapag pag kinakain ko yun, tapos yung sabaw, sinisikmura ako, hindi ko na ako bakit. Tahong. Pero, ngayon, may luto na tahong eh, yung parang, ano lang, may toyo lang, tapos, basta, nagugutom nga ako. Yan ang pag-usapan natin. Napunta na sa pagkain. Kaya nga, bigla tuloy yung ginutom, diet pa naman ako. So siya. Na-diet ka pa, sexy mo na nga. Hindi ah, hindi ako sexy. Kaya, nagmataba ko yung... Pumayat ka sabi since last week ah. Talaga? Oh. Taba-taba, hindi pa paano pa ako. Magkatabi pa man din tayo. Oh. Para kang binastos eh. Diba? Taba-taba, ang tawag ko sa sarili ko. Diba? Grabe. Si Sasa eh. Payat ka ba, Sasa? Hindi, magubis. Oh, eh, kaya ka din pawisin. Siguro, no? Ay, no. Ganun. Yan nga. Tsaka, oh, kung medyo, kung ang kategorya natin ay fluffy, alam mo na, mas dapat tayong iniingatan natin yung hygiene. Yes. Kasi given yun, kapag ka medyo, pagka fluffy tayo na tao, mas prone tayo sa mga amoy-amoy na hindi ka aya-aya, no?
So, tas kasi lalot pawisin, ganyan. True. So, kaya kailangan, alam mo na, ha? Maglagan ng oras ng paniligo. Ganun, ha? Mm-mm. Hygiene. Ano yun? Basta? Basta. May inaalala lang ako, may grupo si Kapitan eh, na ano, na patungkol dyan. Sasali ka lang daw dun, ha? Ay, ano ba yung sinasabi? May sinalian na ako na hyperhidrosis na group. Ay, hindi yata yun. Ay, iba. Merong ano eh, kung nadadown ka, merong ano, may si Kapitan Tutan, mayroon siyang... Oh my God! Meron siyang grupo. Ano sasali yan? Ka daw dun sa ano? Anong grupo yan? Sa Soul Uplifting Societal Organization. Soul Uplifting... SUSO. Oh. Ah. Oh my God. Oo, yun. Para at least hindi ka nadadown. Yes. Na, Soul Uplifting Societal Organization. Ang bongga naman yun. Oh, ganun. Sali ka doon, ha? Okay. So, yun. O, ano, basta marami pa siyang ano eh. Meron din siyang ano. Gusto mo naman kung gusto mong tumawa ng tumawa. Ano yan? Ano? Meron siyang ano, kilusan naman ito. Oh my God. Kilusan, upang. Ko. Mag-ano ka nga, mag-cellphone ka nga, wag mong babas. Kilusan. Natama ako dun sa pinagkita mo siya parang bata. Huwag kang makialam. Nag-uusap mo natatanda. Kasi baka mamaya mamali yung pagkakabasa niya. Kasi 'di ba, kailangan kang sumali sa kilusan upang palaganapin ang laughter. Oh. 'Di ba? Oh, ang cute ale. Cute ale. Hindi niya alam 'yan. Cute ale. Oh, hindi ba, hindi ano si Karen here, hindi siya my street, yeah. Ano, street smart eh. Sa, alam ko 'yun. Ba't mo alam? Hindi ko alam kung bakit. Ba't mo alam? Basta, papili ka lang kung anong sasalihan mo, ha? Oh, pero mura ano, ba yun? Hindi naman, di ba? Hindi naman, pero... Mura ba yun? Hindi niya alam. Pero, pero dalawa na lang yung mic ko. Kilusan upang palaganapin ang laughter. At least, di ba? Pero ikaw, masayahin ka naman eh. Oo, siguro, siguro kailangan mo lang maging... Kailangan mo lang maging sporty. Okay. Sali ka sa... Ano yung tatanong mo? Kasi diba yun yung parang synonym ng epal? Diba? Medyo. Somehow, medyo, pero... Mas malala lang. Mas malala. Mas idhi ang ano. Oh. Pero, yun. Minsan, cube yan. Ale. Yan, cube ale. So, kung gusto mo maging sporty... Kung gusto mo maging sporty, ano naman yan? Kailangan, ano? Oh, naalala ko nga si Kapitan, kaya lang umuwi na. Kailangan, wait lang. Ano? Kausap mo kapag sarado yung mic mamaya. Sige. Dinig ko. Kaya sabihin mo, akin na lang tong mic na tong isa. Oo, ha. Ano, sasali ka siya, ano, bago na. Pero minsan kasi pag summer lang sila active eh. Ano? Papawisan ako dyan. Oh yeah, papawisan ka. At least, di ba? Maglulose tayo ng weight, no? Basketball Association. BA. Youth Athletic Group. BAU. Ano? Youth Athletic. BAU? Or Basketball Association. Youth Athletic Group. O ang BAYG. Ah. BAYG. Ah, okay. BAYG. BAYG. This lang yung sinabi ko, B. Ito tatanggal. Tatanggalin na lang itong wire. Pero masaya yan, sa'yo yung mic. Na yan. Kaya nga, oh. Tinutulungan nga natin para meron siyang ano, masalihay. Kasi, di ba? Ako nahihirapan ako sa kakaisip, ha? Buti na lang... Marami ka nilista kanina. Di ba? May listahan ka kaya? Tinawa mo yun, oh. Ay, nako. May listahan ka. Sali ka doon, Sasa. Yun, feeling ko yung... Feeling ko sa Bayeji, pwede ka doon. Cup ale.
Sa Cute Ale. Yes. Oo, kilusan upang palaganapin ang laughter. Maganda, marami nang sumali doon. Para mas masaya doon eh. Mas masaya. Actually, marami pang mga masasaya. Pero iba-iba kasi sila ng, ano, ng goal. Kung ano yung grupo eh. Yung iba, nilalabanan yung mga... Diba, ngayon kasi ang dami ng... Ang dami ng... Ikaw, di ba nang makisama? Bakit? Yung kaklase mong ipapahamak. Eh, bakit yung Cute Ale? Cute Ale? Slang nyo. Inislang ko lang din kasi yun. Bayeji na nga eh. Sabi niyo, ginaganyan si Gandang Kara. Ayan. Ayan, may kakapi. Ayan. Nasa nga ako pag nag-iisip din siya eh. Kaya nga, nakikijoy na nga lang ako eh. Ano kanina, pa nga sa show? Tinago mo, no? Yung the ano, no? Yung, oh, hindi. Yung hindi kanina, no? Yung mga listahan. Nakita ko lang kasi kanina, ang dami mong listahan. Interesado ko habang sinusulat ko kanina, eh. Oo. Iba-iba kasi siya ng goal sa buhay. Yung iba, nilalabanan yung mga sobrang bastos, no? Ang dami na kasi ngayon mabastos. Kaya... Ikaw pa talaga nagsabi. Oo. Naglunsad sila, di ba? Batas upang labanan. Oo. Bad offensive language, oh. Paraan upang... Pagulo dyan. Okay. Ayoko. Diba? Meron yan, diba? O kaya puwersa upang kalabanin etsusera. Puwersa. Diba? O kaya puke. Palabas. Yan, tawag, diba? Ako talaga. I-charge kita dyan. So, dami mo nang pwedeng salihan, ha, Sasha, ha? Doon pa rin ako sa Cute Ale. Cute Ale, di ba? Okay. Parang mas okay doon. Taong intelektual, tinututulan immoral. Ano? Taong intelektual. O, di ba? So, marami kang pwedeng salihan talaga dyan. Promise. Ma, talagang ano. Sasabihin mo lang, kukontakin natin si Kapitan. Kung paano yung registration. Ha? Sige. Okay? Okay. So, doon ka sa Cute Ale. Sige, sasabihin ko lang. Hingi ako ng reds form. Sige. Wala ka na yung walang bayad yun, ha? Wala. Wala naman. Alam ko wala namang bayad. Parang may one-on-one interview ko lang kay Kapitan. Ayun na ba yan? Parang mas lalo kong pagpapawisan dun, ha? Kay Kapitan. O may ano lang. Basta may konti lang siyang test na gagawin. Nakakaba naman yun. Pag mga test, no, nakakaba talaga. Ayaw ko eh. Good morning po sa mga ngayon eh, magpe-pregnancy test at pinakabahan sila. Ha? Good luck po sa inyo. Okay? So, yeah. Ay, nako. Pumasa sana kayo. Ha? Pumasa sana. Sana. Diba eh kasi. Diba, bakit? Mga test na mga ganyan. Si Sasha. Hoy, Sasha, manood kang concert? Uy, kailan ba yun? Baka may paso ako nun eh. September 20. Friday yun, ng gabi. Ng gabi? Mag half day ka. 7:30. O, edi. Hanggang 7:30 ka. O, edi habol ka. Pwede mo mati, sandali lang. Go lang. Dati kang boss to. Badin ko lang si Boss Eric Tan, si Papang Christopher Miguel Chavez, Don Joseph Carlo B. Cruz, at saka si Chris Lawrence na Chris Lawrence yung artista? Sing? Oh, singer. Yeah, no. Nagiging sila yan. Kasama ko sa networking yan eh. Talaga? Oo, Chris Lawrence. Ilang beses na rin ako nag-host dyan ng kanyang mga mall tours. Noong mga dating. Alang ka sa mga konyo pero mabait. Kasi amboy eh. Mabait. Kumalaya lang ako. Yeah. Taray. Hindi ka naiilang nakikinig yung singer. Hindi. Version na yun eh. Favorite ko na yun eh. Diba? Unique no? Ayaw patawad. Si Chris Lawrence. na tropa ni JR. Walang kakulot-kulot yun. Magaling yun nagpiano eh, di ba? Oo. Chris Lawrence. Kakulutan silang dalawa. Ang galing yun. Umaabot dun sa ding-ding. Grabe. Chris Lawrence. Malaya lang. Dapat ako yung mahiya pala sa senior. Yan, sige, kumanta ka din. Ang yan! Huwag nang dagdagan pa yung mga pinrakis na namin, bro. Sana ay
mahal mo rin ako. Kakanta ba yung concert niya si Kuya Tito? Yes, hoy, surprise! Magkakatabi tayo, manonood lang din ako, ha? Magsi-cheer, ikaw ba? Magsi-cheer nga ako eh. Diba? Tsaka si Rodney Codiamante of Diamonds Dicks ay nakantabay din. Good morning! Good morning! Di ba ganun sa mga radyo? Isa yung ginagamit na effect. Good morning! Wala na ako maitulong dito. Sa networking din, kahit gabi na, good morning pa rin. Diba? Akalain mo ha, ang haba na ng kwentuhan natin ha. Pero nagsimula lang sa pawis. May pawis lang yun. At ang pinakamabulo, makabuluhan dito. Hiyan daw yung paa. Yun talaga yung the best na part. Gaalauna na, may pasok pa buwan. Totoo yung pinaka-effective yun. Eh, diba? Yung pagising mo sa umaga. Kailangan mo yung oras pa. Hindi naman kasi fresh yung ihi nun eh. Pagising mo sa umaga. Parang pregnancy test mo. Feeling ko lang mas effective siya. Kasi parang naha, sa pagtulog mo, medyo nasala na siya. What? Feeling ko lang. So pagising mo, fresh na fresh yung lalabas. Wala pa masyadong germs. Hindi ka pa kasi kakain tsaka iinom. So pag naligo ka... Bakit may germs? Bakit sa kanal ba lalabas? Hindi ba? It's supposed to be dirty because it's actually a waste product of your body. Oo nga, pero mas okay. As in, punong-puno siya ng germs talaga as it is. Yun nga, yun yung papatay. Sa sweat. Si germs, papatay sa germs. Oo, magpapatayin sila. Sa bagay, oo nga. Diba? O yun nga, baka pwede rin yun. It's true. Okay, this disclaimer po. Yung sinasabi po ni Kara is based on... Experience. Experience of the grandmother. Hindi nga, kasi ginagawa ko kayo dati. Of the grandmother and her experience. Hindi, kumbaga ito ay ways of life nila. As turo ng kanilang mga kinsmen. Kasi baka may nakikinig ng doktor, magal sa atin. Oh, hindi naman. Yun ang tinry ko. Kasi kung feeling mo, di ba, matinry ka ng iba tapos di umupek sa'yo, try mo muna din bago ka magpunta ng doktor. Pag di talaga, magpa-doktor ka nate. Kung hindi, kung mga sa ihi mo, ihian kita. Para matry mo iba-ibang ihi. OMG. Kasi iba-iba ang ihi din. Hindi, iba yung germs mo. Hindi ko na kaya. Inihisip ko. Sabi ko yung matutulog para mag-gising. Gising ako. Gising. Ihina. Sasahali ka na. Eto na. Ihina ako. Dali. Isahod mo. Grabe siya. Diba? Iba. Iba-iba din kasi. Pero baka sa'yo yung epekto, baka yung sa'yo yung effective. Oo. Depende rin kasi yun sa dilaw ng ihi. Ganun. Grabe siya. Saka minsan yung ihi ko, ano yung sparkling. Wow. Pag tinignan ko siya. Ano yung color ng ihi mo? Mga wine. Puti. Oo, feeling ko wine. Minsan parang gusto ko tikman. Ano? Oy, di ba? Gumaganong-ganon. Di ba yung iba iniinom yung ihi? Ang palakas? Oh, hindi. Pero may boxer na gumagawa niya. Di ba? Sa boxing. Ang alam ko niyan for survival. Halimbawa, nasa gubat ka, hindi ko lang paano ko nakapunta ng gubat. Pero, isa ko ka sa survival. Biglang inom ka. Hindi, oo. Walang tubig, ganun. Kasi walang tubig, ganyan. Papalakas nga yun, sabi daw. Sa umaga. Ganyan. O kaya yung, yun. Oo. Usapang ihi pala to. Oo, napunta na tayo sa ihi. Saan pa tayo darating? Bakit? Si Sasa yung... Kaya nga eh. Si Sasa yung papasimuno nito na lahat. Tiga mo. Yung aso mo dyan, ano nangyari? Natulog wala, na. Wala, nakinakamot ko na. Kaya talog na. Oh. Nakatulog na siya. Mm-mm. Cute. Party lang. Ano yun? Lasa apso. Lasa aspin nga. Lasa aspin. Sa bagay, yung sa amin din eh, no? Si Kobe, ano yun eh, shit spin. Kasi shit so sana, ano na, may aspin, so medyo malaki siya. Pero cute yung, pa rin. Parang, ewan, hindi ko na alam yung mga breed nila. Breed crumbs. Paborito ni Papa Jackson, breed crumbs. Tsaka ano, Spanish breed, ganyan. Chicken breedings. So dog lover ka talaga? Yes. Super. So hindi mo pa na try yung style ng dog? Ano ba? Ano ba yung style ng dog? Pag uminom.
Ano ba yung styling dog, di ba? Minsan ginagawa ko pag boring ha. Alam mo, na ako. Pag wala, dati, nung wala akong magawa, promise, tinry ko to ha. Yung, paano yung style? Dila-dilaan mo yun, di ba? Ay, ganun din naman yung pusa eh. Sa baso, ganun. So, sa baso, yun, idadaw-daw-daw-daw mo yung dila mong ganun. Ah, ganun nga. Wala ako nakukuha. Naglawak lang. Kasi pagaya tuloy. Napailalim yung pag-inom ng tubig. Tapos wala naman. Pero sila kasi, pagka in-slow mo yun, yung dila nila, umi-scoop yun. Parang... parang nagtutunog sila sa, ano, no, sa water. Nagiging bex yung dila nila, gumagano, no? Tapos, so, ini-scoop papunta sa bibig nila. Yung mahaba kasi yung dila nila. Yo, oo. Patusapang dila na. Ayun na, napunta na tayo sa dila. Sasa, ano oh, pa? Saan mapupunta to? Kasalanan mo yung narating. Kasalanan mo to. Bakit ako? Tandaan mo to, kasalanan mo to. Basta mag-joy na ako sa Cube Ale. Cube Ale? Cube Ale pala. Ayan, ha? Hinusan upang palaganapin ang laughter. Laughter. Kasi, di ba, laughter is the so best medicine. So it's the laughter. Taray. Ano ba kanta yun? We will remember the way we were. Ah, the way, we were. Scattered pictures of the smiles we left behind. Salamat sa pagtawag, Sasa, ha? Thank you for calling. I hope we could have been more help to you by being able to contact Doc Clarence. Kaya lang wala talaga eh. So for now, punta ka na lang sa kanya. Magpaano, free consultation naman yan. Ha, punta ka na lang, sabihin mo, ano, narekomenda namin, ha? Itatry ko one last time. Ayan. Pag ito wala talaga, wala, wale. Ano nakakaya? Baka tulog na yun. Hindi yun. Pwede, ituturo ka namin. Hindi ko yung makulit. O kanina, walang... O ngayon, nawala na yung telepono niya. Natuluyan na. The number you have dialed. Masabrod yan, so... Wala. Sayang. So sayang. O siya? So saddening. Ha? Opo. Sasa. Opo. Bye! Bye! Thank you. Fairness, no? Fairness, alauna na. Kung saan sa nakarating yung mga usapan. Oh, really? Nihika. Super hikab na ako. Ako din kanina, hindi ko rin mapigil. But anyway. Anyway, hi nga pala muna ako kay sa Japan. Ito, hello Japan! Po. Sabi ko, good morning, gandang karabati na po sa mga pinsan ko sa Pinas. Kanina po daw po sila nakikinig. At hi din kay Marilu Caporal. Ayan, hello po. Hello! Ayan. Wala na? Si Ate Nelma, hello po. And... hello din kay Edna Francisco. Belated happy birthday daw kay Johnny Camu. Ayan. Happy birthday kay Girly Ann Baste Arambulo. Hello din po. Ayan. Yes. Anyways. At, teka lang, ipabati pala dito. Ang Team Carita. Si Ate Jen, si Barbie, si Anna Lorena, Takahiro. Hello to Team Carita. Ayan. Hello. Pabati dito. Pa-shoutout daw, tumabati daw kay Mama Raquel, sabi ni Johnson. Si Kevin Michael Correa, ha? Ay, kanina pa nakikinig. Hello sa mga hindi nabati. O, nabati ko lahat. Tel Carillo, hello. Lahat po ng ano, ng mga nanonood sa Facebook Live namin, lahat na nag-PM sa amin, pa hindi mabati, maraming salamat. Nakanta ba ngayon, kaya yung ano, High Society? Nakanta ah, hello po. Sabi niya, pag lumabas mo ng banyo, maalipong ka na. Grabe siya. Sabi ng High Society. Alright, shall we go? We shall go and we must go. Maraming salamat. Is there anything else that you want to promote, Kara, kay Jico? Wala, papatay lang ako kay Gia Rose, kay Melanie Manabat, Ariel Calas, ayan, Sylvia Prado, hello po. Laika Joy, Kataoka, sino pa ba? Rainer Siso, sa mga hindi ko nabati, pasensya na po kayo. Christina Tabalon, ayan, sa lahat ng mga groups. Thank you so much po sa lahat. Kung may nakalimutan man ako, pasensya na po. Rainer Siso, ayan, hello. Kailanman. Aha. Nasaan man ito ang
pangarap ko. Si Cheryl San Diego at si Nor. Nor Maida. Ako'y hagan at yakapin. Hindi ko mabuksan lahat ng ano nyo. Ooh, si pabati yung pabalik-balik sa school kahit na-graduate na dahil sa requirements. Kagaya namin sabi ni Rainfall sa Instagram. Di hoyo-hoy. Hello po. Ako pa kaya'y ibigin mo? It's me, Simplicel. Hello din. Anyways. Ayun na nga. Anyways, highways. Team Gomi, Jun Suriano, hello. Oh, oh, to all the teams. Yes. To all the sa teams lahat. I've loved before. Oh, yung taga ko rin din narinig yung kanta. Solid cardiac supporters, hello din. Sa ano ah. Ay, babatingin ko lang yung nabuong grupo nga, no, yung team, no, yung T-Team, my team. Ha? Ano sa ako? Yung totoo. Alam ko may... My team? Paliwanag mo yan, eh. Kasi, di ba sa mga BPO, di ba, ang mga team, di ba yung mga grupo, team ang tawag, may team leader nga, ganyan. So, may isang team na dumalaw na rin dito, sa kabila pa din yata, na yun yung ginawa nilang pangalan ng team. Yung T, tapos team. O T-team. My team. Team, ayan. T-team, my team. Oo. Kasi diba, pag proud sila, diba? Bakit? Eh, di ba ho? Magaling sila, ha? Talaga? Very accomplished yung kanila. Ilan sila doon? Hindi ko na alam. Dumami na sila na dumami. Kasi lahat ng team gusto na sumali sa kanila, di ba? I wanna be in your team. Yeah. Please. Your team. I wanna be in my team? In T-team, my team. I wanna be there. So, man, hindi ka na nga! Maraming salamat sa mga tumambay sa booth. Thank you very much for spending your hours with us. Maraming salamat. Again, ako po niyang lingkod, Papa Jackson, ang DJ na hindi guwapo, hindi pangit, hindi ganyan na lang, maaawa din kayo. Ako po si Kuya Chico, the monarch of Philippine radio worldwide. Way worldwide. At ako po si Kara, nag-iisang chicks ng radyo. Pange, I'll see you again. I will see you again. See you when I see you. GNUN next Friday. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga. Wag mo sabihin, Radyo. Sabihin mo.